kung mapapansin ninyo, subukan natin i-loose. Ayan, subukan natin siya i-loose. Kung mapapansin nyo, humukay nga siya. Ayan o, humukay. Nakita nyo? Nakalubog na siya o. Nakahukay na yung gilid-gilid niya. Hey, what's up mga kumusta? Magandang umaga sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. So, narito tayo ngayon sa project natin dito sa Bintawan Norte. Dito mga kumusta, meron na ngayong order ko galing Shopee. So, dito sabi ko nga noon, wala talagang mapagbilan dito ng hard disk crew. So, ngayon nag-order ako through Shopee mga kumusta. So, naka-order ako ng 2,000 mahigit. Subukan natin gamitin to ngayon at magbibigay feedback tayo, magbibigay review tayo sa hard disk crew na nakuha natin. So, let's go. So ayan mga kamusta, naglalatag na kami ng mga cement board natin. Ayan. Ito na, dito na kami nagka-cutting. So ngayon, ito yung hard disk crew na nakuha ko. O yung dumating galing Shopee. So halos, saglit, madilim. So halos 2,000 pieces yung nakuha ko. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo noon, walang mapagbilan ng hard disk crew dito sa amin. So ito. Sinubukan na namin itong gamitin kung saan Hardiflex yung paglalagyan natin. The word hard disk crew, nandun po yung word na Hardiflex, ano? So kung mapapansin ninyo mga kamusta, eto na siya. May kabit na natin. So sinubukan natin ng isa. Bali ginamitan natin siya ng screw na magnetic. So in order ko rin yun galing Shopee mga kamusta, eto siya. Ito yun, nandito na sa, aming, sa ating cordless. Ayan. So may magnetic siya, may magnet na. Bali pagka nilagay mo yung hard disk screw natin, so didikit yan. Ayan, nakadikit na siya. So kahit na balibalik ta rin mong ganyan, hindi siya mauhulog. Ngayon, bibigay feedback tayo ngayon dito o kaya review niya kung maganda nga ba siya gamitin. So ang hard disk screw mga kamasa, may pagkakaiba po yan pagka yung mga black screw na screw. So pag hard disk screw, meron yung parang panghukay niya dito sa may ulo nito. So ito yung sinasabi ko sa inyo noon na parang may panghagod siya dun sa may Hardiflex natin para lumubog. So ngayon, titingnan natin kung worth it siya compare dun sa may blind rivets na ginagamit natin. Kasi ang blind rivets mga kamasa, kung makikita nyo to, bali ito mga kamasa, blind rivets yung ginamit namin dito. Then ito nakalubog na rin. Bali binabalaan namin siya ng ulo ng rivets din para lumubog yung ulo ng rivets pagka blind rivets mo siya o kaya pagka nilagay mo na. Tingnan natin kung okay siya gamitin sa hard disk screw. Para makita natin kung worth it siya o hindi. Kasi ang nagiging issue kasi namin pagka ganito mga kamusta, bakit daw grinagrind pa namin yung rivets. Ngayon, marami nagko-comment na bakit grinagrind pa namin. So hindi naman po namin siya ibig sabihin na grinagrind na parang maalis yung ulo niya. Kasi ang laging issue dyan mga kamasa, yung ulo ng rivets, yun ang laging issue. Ngayon, ang nagiging kasagutan ng iba, bakit daw kasi hindi hard disk screw ang gamitin natin para daw nakalubog. So diretso daw nalulubog yan. Ngayon, susubukan natin kung tama nga ba yung mga komento na yon, kung worth it nga ba siya o hindi. So tingnan natin mga kamusta, no? Ngayon maglalatag tayo dito para makita ninyo yung comparison ng blind rivets at saka yung hard disk screw na in-order natin through online o kaya through Shopee. So tara. So dito natin siya susubukan mga kamusta, no? Yan, dito tayo maglalatag ngayon. Papakita natin kung alin ang comparison, kung mas maganda ba gamitin ang blind rivets o yung hard disk screw. So yan. Mamaya, akyat ako para makita ninyo na mas malapit mga kamusta, no? So, ito na yung gamit natin ngayon sa cordless, ano? Ito yung hard disk screw natin. So, napaka-effective ng ating magnetic na screw mga kamusta, no? So, tingnan natin. So, tingnan natin. Ayun, kung mapapansin ninyo mga kamusta, no? Nakasagad na yan. Kasi hindi mo siya pwedeng higpitan ng maigi. Kasi meron na to, may stopper na siya. Ayan, oh. May stopper na to kung saan yung magnetic mismo. So pag sinagad pa natin yan o kaya yung kumbaga sabihin na natin na pinaikot pa natin siya ng pinaikot. Ngayon, kung mapapansin ninyo, subukan natin i-loose. Ayan, subukan natin siya i-loose. Kung mapapansin nyo, humukay nga siya. Ayan, oh, humukay. Nakita nyo? Nakalubog na siya. Oh. Nakahukay na yung gilid-gilid niya. Pero hindi siya enough. So, try natin ulitin.
humigpit na siya ulit. Pero kung mapapansin niyo mga kamasa, meron at meron pa rin siyang natitira. Meron pa rin siyang natitira na ulo ng screw. So, di ko alam kung tama tong itong review natin, pero para sa akin mga kamasa, no, mas gusto kong gumamit nito, rivets. Subukan natin mga kamasa, no. Pagtabihin natin dito sa portion na to, then yung screw ulit, para hindi lang iisa yung makikita natin na sample. So mag-sample pa tayo ng isa diyan. So ayan, testing natin sa kapila mga kamasa, no. So try natin 'yan para makita ninyo. So ayan, ganun pa rin. Meron at meron pa rin siyang ulo na natitira. Ngayon, gamitan natin siya ng blind rivets, no? Yung blind rivets naman ngayon, para makita ninyo, pagtabihin natin. Kasi di ko alam kung mare-recognize sa camera, pero makikita mo, meron at meron pa rin siyang ulo. Kumbaga, yung 1mm, ayan, no? 1mm. So, kitang-kita pa rin. So, yung barena na gamit namin, pang rivets, ito yon. Ito yung gagamitin natin para sa may rivets. So, ang ginagawa namin dyan, ilalagyan namin ang ulo ng rivets, ayan, no? Para may lubog yung ulo niya. So, testing natin. Sige, okay na yan. Ayan. So, lulubog mo lang yan. Oop. So, ngayon, i-rivets natin. Ayan. So, tingnan natin. Ito na mga kamusta, no? Ito yung review natin ngayon. Ito yung sinasabi ko na mas prefer ko pa rin gumamit ng blind rivets. Ayan, oh. Mas mabilis nga yung proseso nito. Kasi syempre, kung titingnan nyo, mag-i-scroll lang siya, tingnan nyo. Ayan, mag-i-scroll lang siya eh. Mapakabilis. Tapos ka agad. Nakakabit ka agad. Kumbaga, hindi mo na siya kailangan lagyan ng riveter. Hindi mo na kailangan barenahan muna. So, meron at meron talaga mga kamasa, ayan, no? Mabilis nga yung proseso niyan, mabilis talaga. Wala tayong masasabi pagka ganyan. Hindi ko alam kung yung bala lang, yung hard screw lang yung mali na na-order ko. Siguro masyadong maliit lang siguro yung panghukay niya. Kasi ang importante dito, oh, pero ang importante dito mga kamasa, ito. Dapat to, kumbaga malaki yung panghukay na ito. Para may lubog natin maigi. Kasi kung hinihigpitan natin na hinihigpitan yan, masisira naman yung metal paring natin. Kumbaga, malolost thread siya. So, parang useless na siya. Kumbaga. So, pagka rivets kasi, maglalak ka agad yan. No? Yun ang kaibahan ng rivets natin. So, yun lang yung review para sa atin naman. Siguro mali lang siguro to. Yung na-order natin through online. Siguro try pa natin mag-order ng medyo mas malaki yung kumbaga yung pang-groove niya dito para lumubog yung ulo ng hard screw. Kasi ang habol kasi natin dito, kumbaga hindi siya yung may nakalitaw. Hindi siya yung nakalitaw na pag in-screw mo na ganyan, meron at meron nakalitaw. So hindi siya maganda doon. Kasi kahit papaano, kahit i-grind mo kasi to, itong rivets na to, kumbaga ang nagra-grind lang yun lang eh. Ito lang portion na to. Kasi nakalubog na yan. Kumbaga i-flat-flat mo lang naman. So yun lang yung kaibahan kasi pag rivets. Yan. So ayun, yun yung review natin para dun sa hard screw na na-order natin from Shopee. So sana may mahanap pa tayo na hard screw na medyo mas nakalitaw siguro, o kaya mas malalim yung pang-groove niya, para kumbaga talagang lulubog tong ulo niya para kaunti lang. Kasi ito siguro, ito gamit lang siguro sa gypsum lang siguro to. Pero sana sa gypsum lang to, para kumbaga kung makakuha tayo o kaya may mga hard screw talaga na magaganda para sa ulo niya, yun ang pinaka the best na kunin natin mga kamasta, no? Kasi nagtry din kami ng black screw. Ayan, marami kasi magko-comment ulit. Nagtry kami ng black screw, ayun. May black screw tayong trinay pero nakalitaw. Mas litaw na to. Mas litaw na litaw to kasi wala na siyang pang hukay sa gilid-gilid niya. Yan ang kaiba ng black screw naman mga kamasta, no? So kung titingnan natin yung black screw dito. So kung mapapansin ninyo mga kamasta, yung black screw natin, marami kasing magko-comment ulit dyan kung bakit hindi na lang black screw yung gagamitin natin. Kasi yung black screw napakanipis na itong ulo niya. Ngayon, kung makikita nyo, wala siyang pang-groove.
compare mo dun sa may hard disk room, may pang groove po yan. Ano pa yung pang groove? Yung pang kumbaga yung groove niya, no, kung saan bubutasan niya yung para sa ulo niya. So kulang pa rin to. So pagka hinigpitan kasi natin to, na hinigpitan, mas lalo siyang kumbaga nagiging loose siya, no. So sana yung review natin na to, maraming magkaroon ng feedback kung ganito ba talaga yung hard disk room na kailangan natin, o kaya meron pang mas malaki yung groove, pang groove niya para sa ulo niya, para kumbaga lubog na lubog, ano. So tingnan natin dito, mga kamusta. Yun, ginagamit pa rin namin dyan yung rivets. Ayan. Sa ngayon, yan na muna yung gagamitin natin until makahanap tayo ng malalaking uri ng pang-groove natin para sa hard disk room. So ito, para lang sa review natin, ano, kung ano yung kaibahan ng rivets at saka hard disk room. So sana itong hard disk room na nakuha natin ay mali, para kumbaga mas maging maganda pa yung may order natin, o feedback nung iba pa natin gagawin. So tingnan natin, mga kamasta, no. Ayan, nakapaglatag na kami dito. Bali dudugtong na lang 'yan. Bali inantay pa kasi namin yung electrician natin at pumunta sa Tuwaw. Bali gagawin na lang 'yan. Lalatagan na lang. Tapos dito naman, ayan, nakapaglatag na rin kami dito, mga kamasta, no. So doon tayo nag-sample. Kung saan, ayan yung sample natin. Bali ito, maglalatag na rin sila diyan. Ganun din dito. Ayan. So nakapaglatag na rin sila dito. Bali kakabit na lang din 'yan lahat. So dito, ito yung going na nilalagay nila, Onyok, Velasco. Lumiti ka naman na, Onyok. So ayan. So ayan, mga kamusta, no. Yun lang yung ating review na tinatawag, o kaya yung ano yung kaibahan ng rivets at saka yung hard disk room, mga kamusta, no. Kung okay ba siya o hindi. So ito ay para lamang po sa review namin kung tama o mali. Ayan, pakipunan na lamang po. Para naman magkaroon ng idea yung mga DIYers na katulad natin sa mga baguhan, mga kamasta. Hanggang dito lang yung video natin, mga kamasta. So mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!